inaasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, servisyo magkabago. Express. Okay po, marami pong salamat Sir Rodel. Sa SSS, marami pong salamat sa muli pong pag-imbita po sa amin to do this lecture. Ang iyong umaga po ay pag-uusapan po ulit natin mga ka-eskwela ang mga programa po or yung components po ng programa ng ECC na kung tawagin po natin ay Employees Compensation Program. So ngayong umaga, ang focus po natin ay EC Disability. Isa po ito sa disability benefits na nakukuha ng ating mga private sector workers po. Ayan. So ngayong umaga, sana itong tatlong ito po sa mga nanonood sa atin ay maisapuso po natin, ma-share po natin sa ating mga kasamahan sa trabaho, mga members po ng ating family, mga kakilala, mga kaibigan. Yan, una, siyempre malamang natin yung tinatawag na EC program at siyempre yung ECC bilang agency na naka-attach sa DOLE. Pangalawa, ano yung proseso ng pagka-file? Although ito initially ay nabanggit na po kanina sa pahapyaw ng ating previous speaker. So, palalawigin po natin ng kaunti. Pangatlo, ano ba yung distinction ng EC claim sa SS claim? Ayan. So, una, ano ho ba ang ECC? Okay. So, para ho sa mga gumagamit ng kanilang mga mobile devices, paki-increase lamang ho yung volume po natin para mas maunawaan natin ng mabuti kung ano ba yung functions po ng Employees Compensation Commission at ano ba yung mga programang dapat po alam po natin. So, para sa paunang topic po natin, ito po ang aming first AVP. Doble kayod so you can flex something in the future. Okay lang yan. Basta ingat lang tayo parati, ha? At lagi nating tandaan na may ECC na handang umagapay sa'yo. Wait, sino nga ba si ECC? Ang ECC o Employees Compensation Commission? Nagkasakit, na-aksidente o namatay dahil sa trabaho. Pero bes, huwag kang malilito. Ang ECC ay hindi pareho sa SSS at GSIS. To make it simple, ang ECC ay kahanay ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth at isa ring social security institution ng gobyerno. Ang ECC ang gumagawa ng mga policies and guidelines tungkol sa Employees Compensation Program. ECC rin ang nagre-review ng lahat ng Employees Compensation Claims na disapproved ng SSS at GSIS. ECC was established in 1975 at sa loob ng mahigit na 4 decades, more than 6 million claims na ang natulungan ng ECC na umaabot na rin sa halagang 39 billion pesos. Luis, di ba? Kung private employee ka, pwede kang sabay mag-claim ng EC at SSS benefits. Double recovery of benefits. Double ang compensation. Kung empleyado ka naman ng gobyerno, maaari kang pumili kung GSIS o EC benefits ang i-claim. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefits policy ng GSIS. Ang pinagkaiba ng ECC sa ibang social security institutions ay employer ang nagko-contribute para sa premium contribution mo. Ibig sabihin, hindi ito kinakaltas sa sweldo mo at wala ito sa payslip mo. Employer mo mismo ang nagbabayad ng iyong EC premium contributions. Sa madaling salita, sagot ka ni boss. Sa private sector, 10 pesos per month ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay mababa sa 14,750 pesos. 30 pesos per month naman ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay 14,750 pesos o higit pa kada buwan. Kung sa gobyerno ka naman nagtatrabaho, 100 pesos per month ang contribution ng iyong opisina, regardless kung magkano ang sahod mo. Ang maganda pa sa Employees Compensation Program ay sa unang araw mo pa lang ng trabaho ay covered ka na. O diba? Protected ka na agad! For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat, ha? Sir, bago po tayo Sorry, sir. Naririnig ho ba kami yung na-play ho namin na video kanina? Yes, sir. We can hear po yung presentation. Okay po. Kasi nag-reflect po dito sa aming screen, naka-unmute po yung device. Anyway, so to proceed,
Ayan, maraming salamat ano sa mga ka-eskwela ulit natin na naka-join sa atin. I-reiterate lang natin yung functions ng Employees Compensation Commission. Ano ho, para sa kabatiran ng ating mga tagapanood, ang ECC ho ay nag-formulate ng mga policy at guidelines. Pagkatapos po nito, ibinababa naman sa systems na tinatawag. Yung systems po in the context of Employees Compensation Law, ito ay tumutukoy sa SSS, sa private sector at sa GSIS naman ho, ano, sa public sector. Pangalawa ho, ang ECC ay nagre-review ng mga na-disapprove, na-reject, or yung mga applications po na kumbaga ay hindi pumasa sa pamantayan na sinusunod or pinatutupad po ng SSS. May ibig sabihin ho nito, merong remedies na available sa ating mga manggagawa na nag-apply pero initially ay na-disapprove. Pwede ho itong iakyat either diretso sa head office ng SSS or sa mismo pong opisina ng ECC dito sa Makati City. Pangatlo ho, ang ECC ay may function rin ho na mag-initiate ng mga policies pagdating naman ho sa pagpapatupad ng ligtas na trabahuhan. Kasama po at katulong po kami dyan ng Occupational Safety and Health Center. So punta na po tayo sa ating topic ngayong umaga under EC or Employees Compensation Program, yung tinatawag ho natin na EC Benefits. Ang focus po natin ngayon ay disability benefit. Nabanggit ho kanina ni Doc na yung actually yun pong mga sakit, okay, yung mga temporary lang, yun po ay considered din actually na disability. Temporary nga lang ho, no? Temporary total disability. So, yun ho yung unang disability. Meron pa hong dalawang klase, yung permanent pero partial disability. At yung isa naman ay permanent pero total disability na. So, yun ho under disability benefit. Meron pa hong ibang benefit na component, ang EC program. Ang tawag naman ho dyan, medical services. Yan po ay in the form of medical reimbursement naman. So, yung mga nagastos ho sa ospital, pinambayad sa doktor, pinambili ho ng gamot habang kayo nag-recover. Medical appliances din ho ay pwedeng i-reimburse sa inyo ng ECC through SSS. Rehabilitation services din ho ay kasama para sa mga nagkaroon ng permanent disability. Death benefit, siyempre kung ang reason ay contingency na work-related. Ayan. So punta tayo sa coverage. Pag-usapan natin briefly sa private sector, ang lahat po ng compulsorily covered by the social security system ay automatic members ng ECC under EC program. Kasama din ho dyan yung tinatawag natin na self-employed workers. Ang kanilang official coverage ay nagsimula nitong September 2020. Okay, noong pumasok na ho yung COVID-19, no? So nakasama na din ho siya. Kasama din ho yung mga OFWs natin na sea-based OFW na kinoconsider, no? So ngayon ho ay naghihintay tayo ng implementing rules and regulations para naman ho sa official inclusion or legal inclusion ng ating tinatawag na land-based OFW. Okay, sa public sector naman ho, para lang ho sa kabatiran din ng mga kasamahan natin, no, na posibleng nanonood sa atin yun, ay lahat ho na mandatorily covered naman ng GSIS ay covered din ho, automatic members ng socials, ng EC program ng ECC. Kabilang din ho dyan yung uniform personnel natin, kahit ho sila ay hindi GSIS member but by reason of their employment with the government, sila ho ay considered as EC member. So, as of actually 2021 data, December 2021 data, ay meron na hong 36, more than 36 EC million, EC members. Okay, 36 million EC members na po ang kabuuan ng bilang ng ating mga miyembro. So, ngayon, sino ba yung nagbabayad ng ating EC premium contribution? Okay, dahil ito ay employer-based, nangangahulugan ho na ang nagbabayad ng ating EC premium contribution ay ang ating mga employer. Hindi po ito kinakaltas sa ating mga buwa ng sweldo. Kaya ho, kung mapapansin nyo, yung, kung kayo ay nirilisa ng payslips, hindi nyo ho makikita doon yung binawas para sa EC premium contribution. Pero yung ibang government-mandated contributions ay nagre-reflect ho doon kasi tayo ay
nagko-contribute doon in full or partial. Okay, so kung ang isang empleyado po sa private sector ay kumikita, halimbawa sa pagitan po ng 1,000 at saka po 14,749.99 pesos, 10 piso ang ibinabayad ng employer niya para sa kanyang easy premium contribution. 30 pesos naman ho kung 14,750 pesos pataas yung kanyang kinikita. So depende ho sa kinikita, pero kung mapapansin ho natin, maliit lamang ano, 10 pesos, minsan pakalat-kalat lang ho yan sa ating mga table, sa ating mga bahay. So kung kayo ay may family members, may mga kakilala na SE, yan ho ay pwede, rin, pwede na nilang pang-contribute. Minimum requirement ho para sa SE members natin, para sila officially makover under EC program, maka-avail ng EC disability benefits, ay dapat not more than 60 years of age at minimum of 2,000 pesos yung declared amount ng salary. Okay, so sa public sector naman ho, regardless of the salary grade assigned to us, kung saan mang salary bracket or job grade nagko-fall yung amin hong sinusweldo, ay 100 pesos ang ibinabayad ng agency kung saan ho kami nagtatrabaho para sa tinatawag natin na easy premium contribution. Ang easy premium contribution ho, ay pumapasok doon ho sa tinatawag natin na State Insurance Fund or SIF. Dito ho, sinacharge yung lahat ng EC claims benefits po natin. So ngayon, pag-usapan naman natin yung ano ba yung mga compensable injuries. So again, nire-request natin yung mga ka-eskwela na ho natin na nakikinig sa atin sa gamit ng kanilang mga mobile devices, na increase ho yung kanilang volume. Ito ho ang ating topic number 2. Nagkasakit o na-aksidente ka sa work? Oh no! Buti na lang, andyan ang ECC. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ito ay karagdagang benefits in case ikaw ay magkasakit o maaksidente dahil sa work. Pero kahit may ECC, laging tatandaan na safety should still be your top priority. Kailan nga ba maaaring mag-file at mag-claim ng ECP benefits? Number 1, kung ikaw ay naaksidente sa workplace. Number 2, kung ikaw ay naaksidente habang nagtatrabaho. Number 3, kung ikaw ay naaksidente kahit wala ka sa workplace dahil sa utos ng boss mo. Number 4, kung ikaw ay naaksidente papunta o pauwi galing trabaho, pwede ka mag-claim ng ECP benefits kung walang diversion sa ruta mo papunta o pauwi. Dapat ay bahay work o work bahay lang. Number 5, pwede ka rin mag-claim ng ECP benefits kung ikaw ay naaksidente habang sakay ng company vehicle. Number 6, counted pa rin kung ikaw ay naaksidente sa activities ng company, halimbawa sa mga company team building at sports fest. At last but not the least, kung ikaw ay nakaranas ng asot habang ginagampanan mo ang trabaho mo. Kapag ikaw naman ay nagkasakit dahil sa trabaho, pwede kang mag-claim ng ECP benefits kung ang conditions of compensability ay nasatisfied mo base sa listahan ng occupational and work-related diseases. Pag ang sakit mo ay di kasama sa listahan, pwede pa rin ito maging compensable sa ilalim na tinatawag natin na increased risk theory. Una, kung ang working conditions ay may health risks na nagiging sanhi ng sakit. Pangalawa, kung ang sakit ay nakuha mo dahil exposed ka sa mga health risks na ito. At pangatlo, kung nagkasakit ka kahit na sinusunod mo naman ang safety measures and precaution ng kumpanya. Samantala, meron naman tayong tinatawag na accepting circumstance o yung mga pagkakataon na hindi ka pwede mag-claim ng easy benefits. Kung ikaw ay lasing o langgo sa alak o drugs habang nagtatrabaho at na-aksidente ka, no, no, no yan! Hindi ka rin pwede mag-claim ng ECP kung ikaw ay nagpabaya o notoriously negligent ka kaya ka na-aksidente o nagkasakit. Halimbawa ay ang hindi pagsunod sa safety precautions ng kumpanya o hindi pagsuot ng protective gear. Hindi rin valid ang claim kung sinasadya mong sakta ng sarili mo o ang iba na nag-insanhi ng aksidente o sakit. Bad yun! Laging tandaan na safety should always be your first priority kahit saan, kahit kailan, kahit sa trabaho. Kapag aksidente di maiwasan, don't worry, andyan ang ECC to help you. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat, ha? Right. So just to explain further, let's take these instances one by one.
Una, kapag po yung aksidente kung saan ho na involved yung ating worker, no, ay nangyari sa workplace mismo, ito po ay compensable under EC program. Nangangahulugan ho ito na pwede kayong mag-file ng EC disability benefit sa SSS ho. Okay, nabanggit natin kanina na ang filing ay over the counter sa ngayon. Okay? So kapag nangyari po ang aksidente habang kayo ay nagpe-perform ho ng inyong official functions sa loob ng inyong opisina, yun ho ay compensable din. Ganun din ho ang case kung nangyari ito sa labas naman. Okay? Kapag nangyari sa labas, normally ano ba yung mga hinihinging dokumento, no? Yung official order ho. Bakit kayo nasa labas? Kasi ito ho ay i-evaluate again base sa work-relatedness or connectedness noong ating pina-file na EC claim sa SSS. Ngayon ho, sa pang-apat naman, meron tinatawag na going to or coming from work principle under EC program. Ano bang ibig sabihin ito? Okay? Ang isang empleyado ho na palabas ng kanyang bahay or actually nakalabas na ng bahay, let's say for instance, okay, gated ho yung bahay ng ating empleyado. Paglabas ho niya, nasagi ho siya ng motorsiklo. Okay? Kung ang reason ng kanyang paglabas ay dahil siya ipapasok sa kanyang trabaho, pwede ho yung maging compensable. Pero kung ang reason ho ay personal, halimbawa mamamalengke, okay, or may bibili na personal na gamit, hindi ho yun work-related. Okay? Ganon din ho dapat kung pauwi naman ng bahay galing ho sa trabaho. Okay? Lumabas ng building, na-aksidente, pauwi ho ng bahay galing sa trabaho, yun ho ay compensable under EC program. Panglima, kasama din ho sa totoo yung mga instances kung saan na tayo ay meron tayong tinatawag na personal comfort. Okay? While we are ministering to our personal necessities as human beings. So ano-ano ho ba ito? Ang ilan ho sa mga halimbawa nito, yung pagkain, pag-inom, pag-ihi, kahit pagdumi, ano? Habang tayo ay ginagawa itong mga personal na bagay na to bilang mga tao, at doon ho nangyari yung aksidente, halimbawa na uwi sa pagkabali ng buto or even pagkamatay, no? Ay pwede ho itong i-file under EC benefits application sa SSS ho. Pang-anim, while in a company shuttle bus or if you are provided with the company shuttle services at doon ho nangyari yung aksidente, pauwi ng bahay galing trabaho or papasok for the same reason, kayo ho ay pwedeng, yung case nyo ho ay pwedeng maging compensable. Pang-pito, kasama din ho yung mga aksidente na pwedeng ma-encounter or mangyari sa ating mga empleyado habang tayo ay uma-attend ng mga company-sponsored activities. Ang mga halimbawa ho ng mga company-sponsored activities, halimbawa po, dahil buwan ngayon ng Disyembre, normally nagkakaroon ng mga Christmas parties. Okay? So maliban ho dito, kasama din ho dyan yung mga founding anniversaries, okay, ng mga agencies, sports fest, at iba pang similar activities with the same nature. So dahil ito yung mga company-sponsored activities at doon pwede, posibleng mangyari yung mga aksidente, pwedeng makover under EC program. So pwedeng mag-apply ng EC disability benefit ang empleyado na na-involve sa SSS ho ang application. Okay? Ang exception would be if the reason for filing or for the accident in this case is because yung ating empleyado was found out to be intoxicated. So yun po yung exception, intoxication, which actually falls under the first exception. Ayan. So kasama din ho actually sa intoxication yung kung ang rason ay ang ating empleyado was for instance under the influence of prohibited drugs. Okay? Pag noong nangyari yung aksidente. So death of an employee due to assault ay kasama rin ho. Okay, kung natatandaan natin sa video, no, meron dinuduro-duro ho doon. No? So, pwedeng mauwi sa assault. Pwede ho din yan mangyari sa labas, hindi lamang sa loob ng ating mga opisina. So, again, ito ho yung mga compensable injuries na pwedeng makover under EC program at pwedeng makapag-file for EC disability benefits
sa SSSO. Okay, na-emphasize ho namin ang application nito ay sa SSS at hindi ho sa ECC. Ngayon, puntahan naman natin yung accepting circumstances. Nabanggit na natin yung intoxication. Again, kung ang reason for filing ay intoxication or kung under the influence of prohibited drugs yung ating empleyado na na-involve sa aksidente, yun po ay posibleng ma-disqualify. Notorious negligence po, okay? Notoriously negligent ang karamihan. No? Hindi lahat ang karamihan o yung iba sa ating mga Pinoy. Tumatawid sa mga maling tawiran. Yan po yung isang halimbawa. Pwede hong mauwi sa aksidente ng empleyado. Okay? Ano ang reason? Okay, katigasan ng ulo or kawalang disiplina. Okay, hindi ho rason ang trabaho. Kaya ho siya pwedeng ma-disqualify or ma-disapprove or ma-reject sa level ho ng system. Willful intent to injure. Okay, please take notes. To injure oneself or another person. To injure oneself, ibig sabihin nito, kung merong mga empleyado, kung kayo ho ay nagkaroon mga suicidal tendencies na uwi sa disability, hindi ho ito pwedeng makover under EC program kasi ito ho ay exempting circumstance number 3. Willful intent to injure oneself. Okay? To injure another. Kung yung another na tinutukoy ay nasugatan or nauwi sa pagkamatay, pwede ho siyang makover under EC program. Pero kung yung attacker ay nasugatan or nauwi sa kanyang pagkamatay, unfortunately, hindi ho siya pwedeng makover. Hindi pwedeng makaklaim ng EC disability or EC death claim yung kanyang beneficiaries. So, punta na po tayo dun sa tinatawag naman na compensable disabilities. Okay. Meron hong tatlong klase ng disability. Again, ano, under EC program. Una yung temporary total disability. Ito yung tinatawag natin na sakit. Pagkakasakit ng mga empleyado ho natin. Nako-confine either sa bahay or sa ospital. Okay, when we say confinement, hindi lang ho ito limitado sa hospital setting. Kasama rin ho yung mga pagpapagaling sa bahay or sa government accredited facility. Okay, so temporary total disability ho, kung siyempre temporary lang. Temporarily disabled. Ibig sabihin hindi makabalik sa dating trabaho o normal na trabaho ang ginagawa yung ating mga empleyado. For a certain period, not exceeding 120 days. If it exceeds beyond that period, pwede na ho siyang makonsider na permanent. Depende ho sa magiging assessment ng SSS. So magkano ang pwedeng makuha? Maximum of 480 pesos per day. Ang tawag ho dyan yung sickness benefit. Okay? Sa EC ho, hindi kailangang meron kang minimum na 4 days. Ano? Actually, nagsisimula ang coverage sa umpisa, sa unang araw pa lamang ng iyong pagtatrabaho. Tapos, hindi kailangan nga na merong 4 na araw na pagkakasakit. Kung isang araw ka nagkasakit, yun ay maaari nang i-file maging compensable under EC law. Okay? So, punta naman tayo sa ikalawang classification disability. Ang tawag ko permanent partial disability. Madali lamang ho ito maunawaan. Permanent po siya, pero partial yung disability na na-sustain ng ating mga empleyado. Okay. So, nakikita ho natin sa mga screens ng ating devices, yung mga halimbawa ng mga members ng ating katawan, lower or upper limbs, na naputol. It's either naputol or nawalan ng function. Okay, yun why consider din na disability partial. Yung function loss. Halimbawa, nawalan ng function, yung daliri, okay, yung pandinig na isa, yun ho ay partial disability. Yan. Nakikita naman ho natin sa screen yung number of months or corresponding months wherein you can receive your EC benefit, disability benefit. So, pangatlong classification ho ay permanent total disability. Ito na yung mga trabahador ho natin, mga manggagawa, empleyado na nagkaroon ng permanente and at the same time po, total disability. Okay, hindi na ho sila makabalik sa dati nilang ginagawang trabaho. Unlike dito sa una, okay, pwede ho, may chance ang makabalik. Pero dito sa pangatlong classification ho natin, hindi na talaga siya makabalik dahil na-limit na yung kanyang function dahil may naputol na katawan na very crucial to the performance of his or her function, previous function, o kaya po ay
yung function loss, complete loss ho, halimbawa, nung kanyang parehong mata at saka ng parehong limbs, yung lower and upper limbs. Kasama din ho sa permanent total disability yung imbecility ho at saka insanity na nagsimula sa isang brain injury. Kung nagkaroon ng brain injury ang empleyado, na uwi ito sa imbecility or insanity state niya. Pangalawang classification ho ng EC benefits, EC medical reimbursements. Ito ho ay in the form of medical reimbursements. Okay, yung medical benefits na tinatawag. Nabanggit natin ito kanina, ulitin lang natin, na ito yung mga nagastos, personal ho na nagastos ng ating mga empleyado para sa pagbabayad sa room, ward service ho. Okay, ang ino-honor kay ward service, pinambayad sa doktor, professional fee niya, pinambili ng gamot, at iba pang kagastusan, halimbawa, karagdagang kagastusan, kagaya po halimbawa ng pinambili ng medical appliances. So yun ho ay tinatawag na medical reimbursement benefit. Okay, additional information ho pala, para sa medical reimbursements, hindi po ito 100% reimbursable. Okay, yun hong mga benepisyo na nakapaloob sa subcomponent na ito ay limitado sa mga out-of-pocket expenses. Ibig sabihin, hindi kino-cover yung mga na-cover na ng ating HMO health cards at saka syempre ng PhilHealth. Okay? Mga personal lamang ho nating nagastos. Mga binunot sa ating mga sariling bulsa. Okay. So, death benefit with funeral benefit. So, ito ho ay yung survivorship pension. Okay, maliban doon sa death benefit. Kaya ho ang tawag ay death with funeral benefit. May nagastos sa funeral, halimbawa, pwede rin hong reimburse niya. Okay, so cash assistance. Yung cash assistance is only an additional monetary benefit to your approved EC claim. Yung principal claim na tinatawag, yung EC disability or EC sickness claim, or yung easy death claim. So, ibig sabihin, kapag nakakuha na kayo ng either of the two, ay pwede kayong mag-file directly ho ito sa ECC. Yun nga lang ho, para sa mga nakikinig sa atin mga ka-eskwela, sa ngayon ho ay temporarily suspended muna itong aming cash assistance program hanggang sa ngayon dahil naghihintay ho kami ng mga further notice from the regulatory agencies. Ayan, panglima ho na component ng EC program, yung rehabilitation services which are usually given or provided or availed by our persons with permanent disability. Ayan, so in the form of the following, yung mga therapy sessions, so depende sa magiging assessment, anong klaseng therapy yung kailangan. So after ng therapy, may mga assistive devices ho, dahil sila ay mga permanently disabled na, may mga binibigay na devices para ma-assist ho sila. After po noon, ini-enroll sila sa mga reskilling sessions kasi nga ho, hindi makabalik sa dati ng trabaho, so kailangan ng bagong hanap buhay. So may oportunidad na mag-open ng sariling business. Magpo-provide ho ang ECC ng business starter kit in the amount of 30,000 pesos. Okay, punta na ho tayo sa pangatlo at huling topic, yung compensable diseases. Okay, under EC guidelines, so hindi pwedeng makover lahat ng sakit. Yun lamang hong kinoconsider na work-related or work-connected. Pangalawa, may listahan ho tayo, ano? Merong list of compensable diseases. 33 na ho yan, nakasama recently yung COVID-19 na ang reason ay work-related. Okay, ang reason ho, rational for the inclusion of COVID-19 in ECC's list of compensable diseases is because of what we call increased risk theory principle. Okay, so under this principle, ang isang sakit ho, kung ang naging rason nito ay na-expose tayo ng ating working environment sa ganong klaseng hazard or risk, ay ito ay nagiging compensable kahit wala dun sa listahan. Okay, so just to recap, okay, paki-increase ulit yung volume natin para mas maunawaan natin ano-ano ba yung mga benepisyo na napoprovide ho ng ECC under EC program through SSS. Okay, so ito ho yun. Nagkasakit o na-aksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo.
Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong tatlong klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit, kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function nito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang carrier's allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat, ha? Alright, so again, para ho sa mga ka-eskwela natin na nakikinig, maliban ho sa SSS claims or SSS benefits, ay may karagdagan hong benepisyo. Ito nga yung pinag-uusapan natin ngayon, yung EC benefits. So ang distinction ho ay yung SSS, syempre, whether work-related. Ito hong sa amin sa EC, dapat ho work-related. Okay, so yun ho yung distinction. Ngayon, punta naman ho tayo sa requirements. Okay, ito ho ay mga requirements para dun sa mga non-COVID cases. Okay, sa work-related accident, work-related sickness, work-related death or yung resulting disability or death. Ito ho yung requirements. Okay, una, certificate of employment, dapat ho laging naka-indicate dito yung job description. Why? Kasi again, nagpo-provide ng ECC ng benefits dahil work-related yung sakit, work-related yung accident or resulting disability or death. Okay? Medical benefit, medical hospital records, ito ho naman ay kailangan laging ipakita syempre. So dapat lagi itong itabi ng ating mga gustong mag-apply. So incident, accident report naman ho, nagkaroon ng aksidente sa loob yun ho ng kumpanya, loob ng kumpanya, ang tawag dun ho ay incident report. Sa labas ng kumpanya, accident report na ho ang tawag doon. Incident report, accident report man yan, ano ang dapat gawin ng ating mga empleyado? Right away ay i-report sa ating HR department. Specifically, yung nag-handle ng ating compensation and benefits. Dahil i-re-record nila yon doon sa EC logbook, which is actually a requirement for our employers under the EC law. So ito yung itsura ng EC logbook. Dito na lamang tayo sa pang-apat na column, nature of contingency. So yan ho, itumutukoy lamang kung ang nangyari is sickness, accident, or its resulting disability or death. So dyan nire-record ng HR department. Again, for HR department personnel, ito ho ay requirements under the law. So dapat ho, ito ay itago ninyo. Or dapat mag-keep kayo, mag-maintain kayo ng ganitong records. Ngayon, para sa mga COVID cases, sa mga hindi pa ho nakapag-file, ay pwede pa rin hong ihabol ang filing dahil suspended naman ho hanggang sa ngayon yung 3 years na prescriptive period of filing under EC. Okay? Kung yung case ho ay COVID-19. Nagsimula ho yun ng March 2020. Okay, so dahil ngayon tayo ay nasa loob pa rin naman ng pandemya,
ay pwede pa rin naman ho itong i-file. So, sa mga nakikinig, i-screenshot nyo na lamang ho ito. No? Ito ho ay requirements mula mismo sa SSS. Sinishare lang ho namin sa inyo. Ngayon, para ho sa mga kasamahan natin, kakilala, ano, mga kapamilya natin na nasa GSIS naman, paki-screenshot na lang din ho ito. Yan, nakikita lang ho natin, hospitalized at saka not hospitalized. So, ibig sabihin ho, ang isang empleyado na nagkaroon ng COVID-19, either na hospital siya, or nagpagaling lamang sa bahay or sa isang government-accredited facility, siya ho ay pwedeng makapag-claim or makapag-file at least ng EC claim or EC benefit application sa SSS. Ngayon, pagdating ho sa filing sa private sector, alam ho natin, no, nakapag-sickness ho ito, online ho yung filing. Ngayon, paano kung ang proseso? Kayo ho ay kailangan makipag-coordinate sa inyong mga kumpanya, specifically sa inyong mga HR departments, para ho sila mag-file gamit ho yung kanilang employer's account. Okay, ibigay nyo lamang ho yung mga importanteng details na kailangan nyong i-provide, kagaya halimbawa ng mga forms, na filled out forms, halimbawa kung kinakailangan, at saka ho syempre yung disbursement account, dahil dun ho papasok yung inyong easy proceeds. Ngayon, kung disability ho ang pinag-uusapan, yung mga aksidente halimbawa, or it's resulting disability, so kasama ho yung death, ay over-the-counter pa rin ho sa ngayon ang filing. Okay? Sa government sector, pwede ho, according to GSIS, pwede mag-send sa kanilang email addresses. Ngayon, tinuturo ng araw paakyat sa ECC, kailan lang ba nag-i-intervene ang ECC sa buong proseso na ito? Nag-i-intervene lang ho ang ECC with respect to the processing of EC claim applications, or rather re-evaluation of your EC claims applications if your application for EC was initially denied by the social security system. So again, nabanggit ko kanina, ano yung remedy? Pwedeng iakyat sa head office ng SSS, tapos pwede rin ho tumatanggap ho ang ECC ng mga letters, mga return documents po ng SSS, kasama ho yung official notice of denial para ho sa re-evaluation or reassessment na gagawin ng technical review committee ng ECC dito mismo sa central office. Yung aming technical review committee is composed of doctors and lawyers. So sila ho mag-evaluate. If they find out na ito ho ay compensable, ibababa ho yung order sa SSS for your proceeds. Halimbawa ho, sinustay ng ECC yung naging released decision ng SSS, pwede nyo ho yung iakyat sa CA. Ganun din ho ang proseso kung sinuportahan din ho ng CA yung naging previous decisions by the lower bodies. Okay, pwede iakyat sa Supreme Court. Halimbawa, nag-release ng decision ng ECC, if within 15 days, wala ho kayong naging action, kung hindi po pabor ito sa inyo, that will serve as the final and executory decision. Ganun din ho sa CA. Okay, so that ends my our presentation. So I will now turn the time over to our facilitators for your questions. Sir Arodel, salamat po. Okay, so thank you po ulit, Sir Carlo, sa napaka-komprehensibong pagpapaliwanag kung ano yung easy disability at paano po mag-qualify dito. Okay, so before tayo mag-proceed sa Q&A portion, meron lang po kaming another announcement. So, gusto lang po namin ipagbigay alam sa ating mga ka-eskwela na bukas ang mga sumusunod na mall branches tuwing Sabado hanggang sa December 31, 2022. So, yung Pure Gold Cubao, Malabon City Square, Robinson Zabaliches, Pure Gold Paso de Blas, Antipolo Triangle Mall, 500 Shaw Centrum, Silad Marikina, Robinson's Galleria, SM South Mall, Makati Central Square, Pure Gold Sukat, and SM Aura Towers. Okay, so in the event po na ma-extend man yung period ng pagbubukas nila ng branches na hanggang Sabado, ito po ay aming i-announce sa pamamagitan ng mga official social media accounts ni SSS. Okay, so now let's proceed na po sa ating Q&A portion. So for the first question po coming from Ma'am Anne. So sir, good morning. Ask ko lang po regarding sa ECC. Bakit po matagal ang pag-release ng fund for December 2021? Mag 1 year na po and until now wala pa pong updates from Iloilo City po ako. Thank you.
Okay, so yun po tanong itmutukoy ano sa Easy Cash Assistance. Nabanggit po natin na yung sorry ho, naririnig pa ho ba ako? Oh, yes sir, we can hear you po. Okay, so to continue ho, again yung Easy Cash Assistance, bago ho natin sagutin yung tanong, ito ho ay karagdagang benefits na pwedeng makuha ng ating mga manggagawa, mga empleyado. Kung sila ho ay meron ng approved na yung principal benefit ho under Easy program sa SSS, yung Easy Sickness Benefit, Easy Disability Benefit, or Easy Death Claim Benefit. In the case of Easy deaths, Death Benefits, ito ho ay mga beneficiaryo na ho ang pwede mag-file ng Easy Cash Assistance. Ngayon, to directly answer your question, Ma'am Ann Cortez, honestly, kami ho ay naghihintay lamang ng, bukod ho sa pangkaraniwang proseso na isinasagawa, kami ho ay naghihintay lamang ng abiso mula ho sa regulatory agencies and administering agencies ho ng ECC para ho sa mga ilang communication na may kinalaman sa pagpapatuloy ng proseso nitong cash assistance program. Ano man hong announcement na may kinalaman sa Easy Cash Assistance applications ho nyo ay pwede ho nating makita directly sa pamamagitan ng pag-monitor ho ng aming Facebook page. Doon ho unang-unang ilalabas ang mga announcements or inilalabas ng ECC ang mga official announcements para sa Easy Cash Assistance Program. So kami po ay una, humihingi ng paumanhin sa mga pagkaantala. Nais ho naming i-assure ang ating mga aplikante na tuloy-tuloy naman ho ang pagpuproseso ng ating cash assistance applications. Okay, so thank you po Sir Carlos. So again po Ma'am Ann, kindly monitor na lang po yung mga official websites ni ECC for the updates. Okay, so for the next question po Sir, nanggagaling po kay Ma'am Cherry. So yung question niya is yung pag-file po ng Easy Benefits, sino daw po ba yung kailangan mag-file? Yung employer daw po ba? Thank you. Okay, so Ma'am Cherry, again, bago ko sagutin na inyong tanong, kapag sinabi ho natin Easy Benefits, may mga sub-components ho, di ba? So unahin ho natin yung Easy Sickness Benefit. Okay, kapag ho Easy Sickness Benefit ang ipinafile, nangangahulugan ho na nagkaroon ng sickness or temporary total disability. So ang kailangan ho mag-file nito ay ang inyong employer on your behalf. Ang filing po ay online doon ho sa nabanggit natin kanina ng tagi-SSS, yung my.sss portal ho. So ang ginagamit ho or gagamitin yung employer's account ho, ibigay nyo lamang ho yung mga kailangang detalye para sa inyong application. Makipag-coordinate ho kayo sa inyong HR department. Again, kung ang reason ho ay sickness, online ho ang filing, makipag-coordinate ho sa HR department. Para naman ho sa Easy Accident or Easy Disability or Death Benefit. Actually, under Easy Law, dalawa ho ang pwede mag-file, no? It's either yung employee or employer. Pero malaking bagay, siyempre, kung ang mag-i-initiate ay yung ating mga employer para din ho sa mga ibang communication na maaaring sila lamang at yung SSS representatives ang mas magkaintindihan, no? So pero hindi ibig sabihin na binabar natin yung ating mga empleyado na mag-file for themselves. Pwede rin ho kayong mag-file. Kung ang reason ho ay death application under EC, tapos yung surviving legal spouse, kung sakaling merong ganon, surviving legal spouse, ay member din ho ng SSS, pwede naman hong online ang filing. Nabanggit ho kanina ni Doc, no, na starting December, no, ay magsisimula na ho yung disability benefit application, pero yun ho ay for SS muna. Okay, mag-aantabay ho tayo kung kailan ho masasama yung Easy Disability naman. Salamat po. Okay, thank you po Sir Carlo. So now let's proceed sa susunod na question na coming from SCB. So yung question niya po is, aside from the SSS pension benefit, do we also get ECC pension benefit? Thank you.
Okay, yung entitlement ho, sa hindi lamang sa easy pension, yung easy pension ho, yun yung tinatawag natin na easy death benefit, no, with funeral benefit. So yun ho yung survivorship pension na tinatawag under easy. Lahat ho ng entitled dito, yung mga kung ang rason ay work-related. Hindi ho natin tinitingnan kung meron na nakukuhang SSS. Kasi yung SSS sa claim naman is independent from SSS, from ECC. Claim. So, magkaibang agency ho ang pinanggagalingan nito. At yung manner of evaluation din ho ay magkaiba. So, basta ho kayo ay na-meet nyo yung mga requirements, yung mga qualifying conditions, ay pwede ho ma-avail ito. Okay, so now let's proceed po ulit sa susunod na question coming from Alan. So yung question niya naman, sir, is nagsara na daw po yung company nila noong April and meron daw pong na-aksidente sa trabaho noong March pero hindi nakapag-file. Makaka-receive pa din daw po ba for easy if in case na i-file daw po ito? Okay, makaka-receive pa rin po ano. Meron hong tinatawag na 3 years na prescriptive period of filing. Pero nabanggit ko ho kanina kung natatandaan nyo na ngayon ho ay suspended yon kung ang case ho ay may kinalaman sa COVID-19. Pero kung wala naman hong kinalaman, ibig sabihin nagtutuloy-tuloy yung takbo ng 3 years. Ngayon, kailan ba nagsisimula yung 3 years na tinatawag? No? So kung ito ho ay sakit, okay, let's say multiple confinements na sakit. Kung kailan ho siya huling, yung huling araw na officially na-release ho ng kanyang ospital o ng doktor niya, doon ho magsisimula yung counting ng 3 years para sa sickness. Okay, again ulitin natin, nagsisimula ang counting ng 3 years doon ho sa huling araw na kayo ay dineclare ng inyong doktor na officially recovered na. Kung ito ho ay aksidente naman, kagaya ng case na pinag-uusapan natin ngayon, nagsisimula ho ito yung 3 years sa mismong araw noong aksidente, yung occurrence ng accident. Kung ito naman po ay death case, sa mismong araw naman po ng pagkamatay. So kung nangyari ito noong March, hindi na file, ibig sabihin pwede pa rin ho kayong mag-file, pwede ho kayo mag-file nito. Kasi in-assume ho natin na separated na kayo dun sa inyong previous employer. Sa case ho ng mga separated employees, sila na ho ang pwede mag-file ng kanilang easy benefits sa SSS. Okay, so thank you, sir. So, going to our next question. So, coming from Anonymous, ang question niya po is kung going to work siya kaso merong side trip na nangyari, instead na diretso sa office nagpagas tapos dun siya na aksidente, compensable pa rin daw po ba yon under EC? Okay, so meron din yung side trip na tinatawag niya, yung tinatawag natin exception, yung diversion of route. Okay, pwede kasi siya makonsider na gano'n. No? Pero again, kung pwede nating ma-justify no habang kung tayo ay nag-file na ang reason naman ay work related din, halimbawa kung naubusan ng gas, okay, at hindi ka maaaring mag-proceed sa iyong trabaho hangga't hindi mo na-fulfill yung iyong tank o hangga't hindi ka nagpapagas, so isama ho natin yun sa justification, malay naman ho natin no i-consider ho ito ng evaluation division, so pwede ho natin itong i-apply pa rin. Kumbaga, wag ho tayo mag-self-assess muna. Okay, kung meron naman tayong mga hawak na dokumento at kompleto ho ito, ipasa ho natin or magpa-assist ho tayo sa ating HR department para sa filing ng easy benefits. Okay po. So now, let's proceed sa last question. Okay, so coming from Daisy, so yung question niya, sir, if namalengke daw po for official meeting and or namalengke for Christmas party or birthday celebration for staff or officers, I guess dun po nangyari yung accident. Will it still be considered po under EC benefits? Thank you. So, yun pong tanong ay, actually ito po isa sa mga nabanggit natin kanina, no? Ito po ay maaari makonsider na work-related. Okay, bakit to? Kasi meron hong official order from your let's say for instance in this case from your supervisor. So pwede ho siya maging work related na malengke, ang reason ng pagpunta sa palengke ay dahil sa trabaho. Yung work pa rin ho ang nagdikta sa atin
na gawin natin yung specific action na nauwi ho sa ating pagka-aksidente. So, pwede nyo hong i-file yan under easy program ho na ECC sa SSS ho ang filing. Okay, so thank you so much po ulit Sir Carlo for sa pagsagot sa mga katatungan ng ating mga participants and sa pag-clarify din ng kanilang mga concerns. Huwag po kayo mag-alala dahil eventually po ipopost din ito sa ating YouTube account, which is yung My SSS PH. Nakapost din po dun yung mga previous episodes pa na na-conduct ng mga nakaraang buwan. At meron din po kaming mga pinopost dun na vlogs na pwedeng gumabay sa inyo sa katulad ng paano mag-enroll ng disbursement account at kung paano mag-register sa my.sss. Okay. So, kung kayo din naman po ay interesado na matuto pa or malaman pa kung ano yung mga in-offer na benefits ni SSS at programs, pwede nyo pong sagutan yung ating Excel portal. So, this is an e-learning portal wherein you can learn about yun ngayong mga benefits ni SSS at your own pace and at your own time. So, libre po ito. Ang kailangan nilang gawin is scan yung QR code or i-access using yung link na naka-flash sa screen. So, currently po, ang mga available modules ngayon is sickness benefit, maternity benefit, unemployment benefit, disability benefit, salary loan, salary pension loan program, retirement benefit, funeral benefit, death benefit, and annual confirmation of pensioners program or yung tinatawag nating ACOP. Okay. So, para naman sa ating mga employee representative na naka-join at gusto nilang mag-conduct ng seminar sa kanilang company or sa kanilang organization, pwede po kayong mag-request ng company seminar sa amin. So, dito po madi-discuss yung mga benefits and yung mga updates na pwedeng i-discuss sa mga employees nyo. Kung kayo ay interesado po na mag-request, kindly email us at member_education@sss.gov.ph and paki-indicate na lang din po sa email yung inyong preferred date, time, and yung number of participants. Again po, para sa mga employer representative din na naka-join sa ating eSkwela webinar, meron din po kaming ino-offer na 2-day intensive online training para ng mga benefits na ino-offer ni SSS at saka ng employees compensation. So, kasama dito yung mga updates at tuturuan po din po kayo kung paano mag-compute ng benefits. Okay, so, kung interesado po kayo mag-register, pwede niyong ma-access sa ating chat facility yung link kung saan pwede mag-register sa aming SSS In-Depth Information Seminar. Okay. Also, pinag-iingat din po ni SSS ang publiko sa mga Facebook scammers at fixers na nag-aalok ng mga mabilisang pagproseso ng UMID card o benefit claims kapalit ng transaction fee. So, hindi po dapat ito, wala po dapat fee kapag magta-transact tayo ng ating mga benefit claims or mag-a-apply ng UMID card. Kaya wag din po tayo maniniwala or wag tayo magpapakalat ng mga clickbait post patungkol sa mga paraffle or cash bonus para sa SSS members, lalo na po kung hindi po sa official website natin ito nakita kasi fake news po ito. So in case na maka-encounter kayo na ganitong scenario, kindly inform ang ating Special Investigation Department or ang nearest SSS branch na malapit sa inyo. Okay, so again po, para makaiwas sa fake news, please always get it straight from the source, the verified SSS social media accounts. So naka-flash po sa screen yung mga verified social media accounts ni SSS. So for Facebook, Philippine Social Security System, for Instagram, My SSS PH, for Viber, My SSS PH Updates, for Twitter at PHL SSS, and for YouTube at My SSS Philippines. At dito na po nagtatapos ang ating eSkwela Webinar Episode 9. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-eSkwela natin na dumalo at nahinig. Sana po ay marami kayong natutunan and we hope to see you again sa mga susunod pa naming mga eSkwela webinar episodes. Muli, ako po si Luis Luzuriaga. At ako naman po si Rodel Castillo. Mabuting araw po sa ating lahat. Hanggang sa susunod na episode, kay eSkwela. Nasaan ang kapalikat ng bayan? Handog sa membro, sa pisyo magkapal.